lubid. Napakahalagang produkto ng kabiasnan. Nagagamit sa paglalayag at pagpapatayo natin ng mga matatayog na gusali. Kaya bawat hibla, kailangang matibay. Sa matagal na panahon, abaka ang pinagmumulan ng mga hibla ng lubid. Kilala sa siyentipikong pangalan na Musa textilis. Isa itong uri ng saging na itinatanim sa Amerika Latino at sa Pilipinas. Kahawig na kahawig ng puno ng saging ang puno ng abaka. Yun nga lang, ang bunga nito ay napakaliit at mapait kahit hinugna. Sa isang punla ng abaka na madalas itanim sa mga bulubunduking bahagi ng Sorsogon, sasaha siya ng mga 5 o 6. Makalipas ang 6 na buwan, mga 2 o 3 ang lalaki o magiging magulak. Yun ang inaani o pinuputol ng sagad. Mula dito, gagawin ng luknit o ang pagbiyak-biyak ng puno. Pagkatapos nito, dadalhin ang mga abaka sa hugutan na sa maraming sanilahi ay natututuhan nilang itayo nang hindi gumagamit ng pako kundi tali. Ang abaka ay bubunutin at dadaan sa lagari na may ngipin hanggang pumino ng pumino. Ang mga nagkulay na kayumanggi o bandala ang ginagawang lubid, habang ang nagkulay puti o salapin ay tinuturing na primera klase o class A fiber na ginagamit bilang divider at handicrafts tulad ng mga bag at tsinelas. Kaya ang mga hibla ng abaka ay hindi lamang ginagawang lubid, ito rin ay nagiging kasuotan, sinamay, ginaras at iba pa. Sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol, pinaigting at pinasigla ang produksyon ng abaka sa Pilipinas at kalaunan nakilala ito bilang Manila Hemp, isang Sorsogon sa may pinakamalaking produksyon ng abaka sa bansa. Sa katunayan, dahil may pagawaan ng galyon o astillero sa Bagataw, nagkaroon ng Sorsogon ng Cordoneria Real o ang pagawaan ng lubid ng Hari ng Espanya. Nagamit ang mga lubid sa makasaysayang kalakalang galyon, kaya mas marami pang bayan ang nahikayat na sumama sa produksyon. Pagsapit ng 19th century, umudlad ang mga bayan ng Sorsogon at lumaki ang populasyon. Pangunay na sa mga ito ang bayan ng Irosin na dinayo ng mga negosyanteng Espanyol at Chino. Tila nagpaligsahan din sa pagunlad ang mga bayan na may sariling daungan, ang Bulan at Sorsogon. Sa sobrang ganda ng ekonomiya sa Sorsogon, nagbukas ng sangay sa mga bayan ng Magallanes, Huban, Kasiguran at Tunsol, ang mga malalaking kumpanyang nakabase sa Maynila. Ang mga negosyante mula sa Samar, Leyte at Iloilo ay nakipagkalakalan ng abaka sa mga bayan ng Gubat at Bacon. Nang kailanganin ng lubid sa panahon ng unang digmaang pandaigdig sa Europa, lumaki ang demand para sa abaka na naging numero uno nating iniluluwas noong 1917. Ngunit, kinalaunay, nagkaroon ng mga bagong uri ng lubid. Nasalanta ang mga abaka ng iba't ibang peste, humina ang demand at unti-unting bumagsak ang produksyon nito. Ngunit kamakailan, muling pinapasigla ng mga kababaihan ng gubat ang tradisyon na namana pa nila sa kanilang mga lolo. Inalala nila kung paano ang mga tatay ang mag-aani at magpuputol-putol para maging hibla ang mga abaka, habang ang mga nanay at ang mga anak ay magtutulungan upang habihin ang mga ito upang maging mga tsinelas. Muli nilang binubuhay ang paggawa ng tsinelas at mga dekorasyong abaka na ipinagmamalaki ngayon sa bansa. Itinutuloy ang kwento ng pag-ibig ng mga Sorsoganon sa abaka.